Wala sa kasarian, kundi nasa puso at gawa ang basihan para masabing isa kang mabuting ama. Si Alan Diaz, ang buhay na patutuo na kaya nating maging best dad o hashtag best dad kahit hindi siya tunay na lalaki. Sa selebrasyon ng Pride Month at nagkataong Father's Day pa, ang kwento ni Alan at ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay ang magtuturo sa atin kung paano magmahal ng totoo, na parang totoong lalaki. Higit sa kanyang sarili, mas inuna niya ang kanyang pamilya, kaya naman saludo kami sa Daddy Duty, si Becky Dad. Sa mga comedy bar tulad nito, nagre-reyna at bumibida ang ilan sa ating mga kababayang miyembro ng LGBTQIA+. Lumalaban ang patas, nagpupuyat para sa kakarampot na kita, at umaasa sa mga tips ng kanilang mga galanting customer. Ladies and gentlemen, Mama A! Good evening! Isa na rito, si Mama A. Sa loob ng 20 taon, ito ang kanyang piniling buhay, ang magbigay saya at ngiti sa mga taong nalulumbay. Magsabog ng good vibes sa lahat ng mga nai-stress at burnout. Dahil para sa kanya, laughter is the best medicine. Pero ang tanong, gaano nga ba kahirap maging komedyante? Napakahirap po talaga maging stand-up comedian. Kasi kami yung nagbibigay saya sa mga tao. Pero sa likod ng camera at sa likod ng entablado, hindi po namin alam kung sino naman po yung magpapasaya sa amin. Sa husay at bilis ng kanyang utak, bawat punchline sigurado, laugh trip! Most requested siya sa lahat ng mga set. Proud ako sa kanya. Kasi yung mga nagturo sa akin kung paano maging magaling na performer. At natutunan ko rin sa kanya na dapat positive lang tayo sa buhay. Nung nakilala namin siya, very supportive. Tinulungan niya kami para makilala yung bar. Parang wala nang bukas kung mag-perform si Mama A. Rumoronda sa halos lahat ng comedy bar sa NCR para lang makakota ng kita. Bago pa pumutok ang sikat ng araw sa bahaging ito ng Tondo sa Maynila, ay nagsisimula ng magbagong anyo ang kanina lamang ay reyna ng comedy bar na ito para harapin ang kanyang tunay na pagkatao at mamuhay ng kanyang totoong buhay. Sa pagtanggal ng kanyang mga kolorete sa muka, abay siyempre gamit ang mabisang K-Magic product na Take It Off para sa pagtanggal ng makeup. Kasabay nito ang pagbulaga ng unfiltered revelation na si Mama A pala ay isang lalaki. Siya si Alan Diaz na taga-Taytay, Rizal. Grabe, Alan. Kapag nagtatanggal ka pala ng makeup mo, iba talaga yung transformation ng iyong looks. Kasi kapag kagabi po talaga, hindi mo ako makikilala eh. Kung sino ko, kung ako ba talaga si Alan. Oo nga, at saka sa boses pa lang, macho naman. Nagbabago. Itong buwan na ito, LGBTQIA+, ikaw na nga ang magsabi, talagang ipinapanganak ba yung ganyan o dahil yan sa hubog ng kinalakihan? Para sa akin po kasi, yung pakiramdam na parang normal ba ako o hindi. Pero ang pinaka ano po dito is kahit na Becky ka o kahit na lesbian ka, as long na wala kang tinatapakang tao, tao ka. Aminado ang 42 taong gulang na si Alan. Becky man siya kung ituring ng karamihan. Sigurado naman daw na ang kanyang pinagdaanan sa buhay, tiyak, hindi kakayanin kahit pa daw ni Superman. Tulad ng lahat tayo, meron tayong mga hugot, mga bubog sa puso. Anong top 3 mo? Ang una ko pong mga dagok sa buhay, una po kasi, ampun po kasi ako. Sanggol pa lang si Alan nang maulila sa kanyang ama. Dala ng matinding kahirapan, napilitang ipamigay si Alan ng kanyang ina sa mag-asawang inakala nitong pwedeng magmahal sa kanya. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Aampunan po ka ng
Pero sa murang edad, naramdaman na ni Alan ang hindi pagkagusto at hindi pagtanggap sa kanya ng ibang tao. Ayokong tinutukso ka ng mga kalaro mo. Pabigat lang sa pamilya ang tingin ng babaeng unang umampon sa kanya. Kaya sa ikalawang pagkakataon, napilitang muling ipaampon si Alan sa iba na naman para siya ay mabuhay at magkaroon ng maayos na kinabukasan. Dalawang beses po ako pinaampon ng mga magulang ko. So, yun po yung parang pinakaano sa akin na parang hindi ako normal na bata na bakit ako kinakailangan ipamigay kung kani-kanino. Naiintindihan mo na ba bakit nangyari sa'yo yun? Siguro parang piling ko, ma'am, may purpose si God. Siguro dahil yung mga tunay kong magulang, hindi kaya yung responsibilidad nila bilang magiging magulang ko. At yung pangalawa naman po, dahil sa marami po silang anak, pwede kasi hindi naman po ako tunay na anak. Kaya po siguro ako napunta doon sa may pangatlo na magulang ko kasi siya po yung magiging nanay ko habang buhay. Si Nanay Gloria ang nag-ampon kay Alan hanggang magkaisip at makapag-aral. Tumayong nanay at tatay, tumanggap sa kanya ng buong puso at inaring kadugo si Alan kahit pasabihin isa siyang Becky. Mahal na mahal ko siya, parang tunay ko ng anak kasi lumaki na siya sa akin eh. At ngayon, nasa dapit hapon na si Nanay Gloria ng kanyang buhay. Handa si Alan ibalik sa kanyang nakalakihang ina ang lahat ng pagmamahal at pagkalinga sa kanya. Dahil kay Nanay Gloria, natutunan niya kung paano magmahal na pinaninindigan kahit hindi kadugo. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Pangalawa mong hugot. Habang lumalaki ako, nandyan na po yung porket alam po nilang Becky ako. So, nandyan po yung mga pang-aapi, pang-aalipusta, pang-ahamak. So, yun po yung parang inano ko na parang mula pagkabata hanggang sa lumalaki ako. But parang puro problema. Na parang hindi po ako kasama sa mundo. But parang hindi po ako anak ng Diyos. Ilang beses nakaranas si Alan na laitin at kutsain. Kaya hanggang sa kanyang paglaki, dala niya ang pagiging Becky. Pinilit niyang magpakatatag para wala ng mang-api sa kanya. Dahil lingid sa kaalaman ng marami, ang ultimate dream ni Alan ay magkaroon ng sariling pamilya at tawagin ding isang ama. Hindi man niya nakasanayan na magkagusto sa isang babae. Tadhana na ang gumawa ng paraan para makilala niya ang babaeng tutupad ng kanyang kahilingan. Ang magkaroon ng sariling pamilya at matawag siyang tatay. Saksi ang kanyang matalik na kaibigang si Myla sa love story ni Alan at ang kanyang naging kabiyak. Sino ba naman ang mag-aakala na ang malambot na Becky niyang Beshi magiging isa palang mister at astig na tatay? Tinalikuran ni Alan ang pagiging bading at pinilit magpakalalaki para panindigan ang pinili niyang buhay. Sa kanya yung swertang Becky, hindi Becky lang. Siya yung Becky na nakakapagtaguyod, makakapagmalaki, makakaproud ng pamilya at makakaproud kung ano siya. Sa kagustuhang mabigyan ng maayos na buhay ang mga anak, masakit man sa kalooban ni Alan na iwan ang kanyang pamilya, mas pinili niyang mangibang bansa para gampanan ang tungkuling maging mabuting ama. Pero ang hindi alam ng Becky'ng tatay, sa banyagang bansa pala magsisimula ang trahedya na susubok ng kanyang katatagan. So anong bansa ka napadpad? Nagsimula po ako sa Saudi, 5 taon po ako doon. Anong ginawa mo? Isa po akong production assistant sa isang donut chain. But then 3 araw pa lang po ako doon. May isang dagok po kasi na dumating sa akin. Na-rape po ako ng Saudi. Pauwi na si Alan noon nang sumakay sa isang taxi. Pero imbis na ihatid sa pupuntahan, dinala si Alan sa disyerto. Huli na ng kanyang malaman na may masamang balak pala ang Arabong nagsakay sa kanya. Inabuso at pinagsamantalahan si Alan ng
hindi lang isa, kundi makailang mga Arabo. Nung araw na yun, pagkatapos mangyari, anong ginawa mo sa sarili mo? Gusto ko pong bumigay kasi hindi ko po alam yung nangyayari. Tinadyakan ako, tapos nagsasalita sila na papatayin nila ako pagkatapos. And then, bigla lang po, nakita ko lang po yung mga mukha ng mga anak. Yun po yung naging lakas ko para tumakas. Gusto ko po kasing mabuhay para sa pamilya ko. Matapos ang madilim na karanasan, pinilit niyang bumangon muli dahil walang puwang ang kahinaan sa kanya. Kaya mula Saudi, tinawid ni Alan ang Japan para naman maging OFW at doon muling magsimula. Wala po akong ginawa kundi mag-ipon para pag-uwi ko po dito. Gusto ko stable na kami ng family ko. Puno ng excitement, sorpresang umuwi si Alan sa Pilipinas. Walang pagsidlan ang saya na muling makasama ang dalawang anak na mahal niya. Pero ang hindi akalain ni Alan, siya pala ang magugulat sa kanyang matutuklasan. Ito na ang ikatatlong dagok at trahedya sa kanyang buhay. May ibang kalaguyo ang kanyang asawa. Hindi po ito yung pinangarap ko buhay para sa mga anak ko kasi galing po ako sa broken family. Yung asawa ko po galing din po sa broken family. Ayaw po namin iparamdam po sa mga anak namin na pag-iwayay kami. Naawa po ako sa mga anak ko kasi matatalino po yung mga anak ko eh. Sa tindi ng pagkadismaya, dito na naisipan ni Alan magpakamatay at tapusin na lamang ang kanyang paghihinagpis sa buhay. Nag-overdose si Alan ng mga gamot. Pakamatay po ako sa sobrang hindi ko po kaya. Bakit sa palagay mo hindi ka natuluyan? Nung una nga po pagpapakamatay ko, kala ko tapos na. Sinundan ko pa po ng pangalawa. Hanggang sa buhay pa rin po ako, doon ko napatunayan na hindi pa ako pwedeng mamatay. Sa puntong iyon, hindi lang daw pagkamuhi ang naramdaman niya sa Panginoon, kundi pagkasuklam ng husto dahil sa paulit-ulit daw na sakit at pagsubok na kanyang nararanasan. Sa inyo ko lang po sasabihin na minura ko ang Panginoon. Pero pinagsisiya ko po yun. Sobrang pagsisisi yung ginawa ko. Dito niya naunawaan na kaya hindi siya namamatay kahit ilang ulit nang sumubok magpatiwakal ay dahil may misyon pa siya sa buhay. Ito ay ang maging ama sa kanyang mga anak. Kung mawala si Papa at mag-take out ng place niya, hindi ko ayan, hindi ko talaga kakayanin. Paglaki ko kung gano'n kasi pag si Papa, kung gano'n siya mag-provide sa family niya, maging gano'n ako. Hindi pa man tayo yung pagiging tunay ng lalaki para maging mabuti kang ama. Siya po yung nanay at tatay ko. Minsan nga po, mas lalaki pa po siya dun sa ibang mga tatay kasi grabe po siya magmahal sa amin dalawa ni kuya. Mula noon ay ginugol na ni Alan ang lahat ng kanyang oras, lakas at pagmamahal para sa dalawang taong hindi kailanman siya iniwan. Yan ay ang kanyang mga anak na sina Yuan at Yoj. Dahil sa pagiging mabuting modelong ama ni Alan sa kanilang lugar at sa pagharap sa mabibigat na pagsubok, bow down ang mga tunay na barako sa tapang ni Becky Dad. Life must go on, ika nga. Ngayon, wala na ang galit sa puso ni Alan. Natuto na rin siyang magpatawad. Ang mahalaga sa kanya, hindi nawala ang dalawang anak niya na regalo ng langit sa kanya. Alam ko naman po na hindi na mabubuo ang pamilya namin. Pero natutuwa po ako kasi magkaibigan na po kami ngayon ng aking asawa. Ang kwento ni Alan Diaz ay kwento ng tunay na pagmamahal ng isang ama sa kanyang mga anak. Dahil hindi kailanman nasusukat ang pagiging mabuting ama sa kung ano at sino ka, kundi kung paano mo yakapin ng buong buo ang responsibilidad bilang padre de pamilya. Lalaki ka mang tunay o kahit Becky, basta't para kang tunay na ama na nagmamahal, pwede kang tawaging #bestdad.
ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a Love to Lash.